What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo guys, masubscribe na kayo. Click notification bell button, click nyo at last nyo rin ang mga videos. So guys, i-review natin tong Vevor na infrared IC heater. Ang model number niya guys ay T-962A. Ayan. Tapos ito yung control panel niya guys. Meron siyang fan lamp at saka lamp guys. Itong fan lamp na sinasabi ko is fan LED siya. So LED indicator, tapos ito yung sa lamp indicator. Ayan. So ano ba yung ibig sabihin niyang lamp na sinasabi niyan? Yung lamp guys, ibig sabihin niyan, yan yung mismong infrared na heater. Okay? So bali may heater tong ito guys sa loob. Ay. Sorry tayo guys, yun natin to. So guys, may heater yan dyan eh. Hindi gano'ng kita eh. Hindi ko mapasok guys. Masyadong maliit ang ano. Pero yan. At least kikita nyo yung loob. So sa loob guys, may nakita kayong sensor. Ito guys oh. Temperature sensor. So dalawa yan, meron pa dun sa kabila. Ayan guys. So, yun lang yung kita ng camera ko. So, para siyang cabinet type, guys. Ayan. Okay, so nakikita niyo yung loob, kung ano nangyayari. So, ganyan lang siya, guys. Tapos, meron siya ditong graph para makita niyo kung ilang oras siya or ilang minuto. So, ito yung minuto niya, guys. Eh, hanggang 8 minutes. Tapos, up to 300 degree Celsius. Ayan. So, para hindi mas sobrang masunog yung board natin. So, hanggang 300 C lang siya. Okay? So, may dalawang klase kasi ito guys, yung itong Vevor infrared IC heater. Yung isa guys, walang A. Ayan. So, yung walang A, up to ano lang siya, 800 watts. Itong may A guys, up to 1,500 watts. Bali yung heater nito sa loob ay 4. Yung walang A, ang heater niya sa loob ay 2 lang. At yung sa likod niyan guys, meron siyang exhaust. Ito oh. Ayan. So ito kasi, itong sa exhaust niya, inilalagay guys dito. Pero hindi mismo rito guys ha. Yung meron kasi itong dalawang klase. Ito kasi guys, plastic or PVC. Yung isa, aluminum. So, sa aluminum nilalagay yung dito kasi mainit yung nalabas dyan guys. Tapos, ito yung cord nya. So, natatanggal yan guys. Ayan. So, bali na sa US ako kaya ito guys ay 110. Okay? Tapos, ayan guys. Ayan. Ayan na. Ito, on-off niya guys. Bale, sa video na to guys ay hindi ko muna siya guys pwedeng gamitin dahil may error siya. So, nakita ko sa YouTube about dito. Nag-review muna ako. Tinignan ko kung maganda yung klase niya. So, binili ko siya. Tapos, yun nga, nakita ko sa YouTube nang kailangan pa daw i-upgrade to yung firmware niya tsaka yung hardware. So may lalagay pa dyan na hardware guys sa loob tsaka papalitan yung firmware niyan. So papakita ko muna sa inyo na gumagana yan. Ayun guys, ulitin natin para makita yung logo. Ayun guys oh. So kung nakita nyo itong F4 ay language. So, magbabago yung language natin. Ayan, naging Chinese language. So, pag in-F4 nyo ulit, pabalik sa English language. S means start. Siyempre, tapos itong F1, F2, F3. Ito yun guys, F1, F2, F3. So, madali lang yung ano niya, yung function niya. So, sa F3, yan yung wave natin. Ayan, wave 1. So, anong nakasulat doon? F1.
F1, F2. So, F1, tignan natin. So, wave 2 na siya. Wave 3, wave 4, wave 5, wave 6, wave 7, wave 8. Ayan, tapos break sa wave 1. So, ganyan lang siya, guys. So, ito, okay. Ayan, so balik lang siya sa dati. Ngayon kapag papandarin nyo na siya, kunyari na ilagay nyo na sa, kunyari sa wave 1 or wave 2, start nyo lang siya. And then, gagana itong lamp. So, ibig sabihin naka-on na yung infrared niya na lamp. Tapos, naka-on na rin yung fan. So, yung fan doon sa likod ay magkaiba rito sa fan sa harap. Ayan, guys. Mas okay sa akin yung ganyan maingay. At least alam ko na naka-on yung ano natin, itong reflow. Kasi ano to, guys, reflow para sa tag dito, DIY na custom board. Ayan, papakita ko, guys, yung custom board ko. So, ganito yan, guys. So, nilagay ko isa-isa yung mga component dyan. Tapos, papasok ko ngayon siya sa loob. Ayan. Pero, syempre, guys, dapat nakaangat yan. Nakaangat ng konting ganyan. So, lalagyan ko siya ng screw. So, para nakaangat siyang ganyan, guys. Konti lang. Hindi ko siya, guys, pwede iingat ng sobrang angat kasi baka masunog. So, kailangan ang angat niya, konting-konti lang, guys, ganyan, yan. Okay na yung ganyan kaka-angat. Huwag lang nakadikit na ganyan kasi eto, or baka dumikit yung LED natin dito sa may bakal. Okay, dito, kahit stainless yan, baka dumikit guys eh. So, malilindikan tayo pag gano'n. Kaya, gagawin natin is, yun nga, lalagyan natin ng, ano yan, ng tornilyo para lang nakaangat. So, ayan, ganyan lang siya, guys. O, diba? Para siyang cabinet lang. Okay, bibake na kita. So, baker lang siya ng PCB or custom board. Okay, pagkagagawa kayo. At, pang, ano lang to, guys, pang SMD lang to. Yung surface mount device, mga pang ganyan lang siya. Pag through hole, ang gagawin dyan ay, syempre, yung soldering iron na. So, kapag ka through hole, dito na ako sa likod naman, sa mga butas-butas na yan, guys. Okay? Pero kapag ka SMD or surface mount device, ay kailangan yung, eto, guys, yung ano natin, yung reflow oven. Okay? Oven siya kasi, guys, eh. So, ayan. At, ang mga kailangan nating tag dito, hardware para mapasukan siya ng software. Eto, guys. So, pili lang kayo dyan kung anong pwede sa inyo or kung ano yung available sa inyo. So, pwede to, pwede yan, pwede yan. Ngayon, may nakasulat naman dyan. Ayan, 3.3 volts. Ito sa taas, 3.3 volts. Ground, 5 volts. Tapos, yung transmit data, tsaka receive data. Tapos, itong DTR. Hindi ko alam kung ano yung DTR, guys. So, ganun din yan dito, guys. Meron din mga nakasulat yan dyan. Ayan, oh. Ayan. Okay, may mga nakasulat yan dyan. Pati dito. Ayan. Uy, boss. Magano ka naman. Focus. Ayan. Okay. So, nakita nyo. Tsaka make sure na yung jumper nasa 3... Ay! Hulog na. So, yung jumper, guys, nasa 3.3 volts dapat. Ayan, oh. Ayan, guys. Huwag kayo maglalagay sa 5 volts. Dito sa... ano natin, sa switch. Ayan, guys. Naka-switch siya sa 3.3 volts. So, kung nakikita nyo ito. So, ito yung 5 volts. Ito naman yung 3.3 volts. Dito naman sa kabila, naka-jumper siya sa 3.3 volts, guys. Ayan, oh. Okay? So, 3.3 volts lang, guys, ha? Para safe yung IC natin na pag
re-reflash ng bin file. Siyempre guys, kailangan natin ng dupont fire. Ayan. So, ginawa ko lang tong dupont fire na to. So, gagawa ko ng panibagong video kung paano gumawa ng dupont fire. So, may tools tayo dyan. At yung dating video kasi natin guys is, or yung dating channel natin na terminate na. Kaya yung video na to, gagawa na lang ako ng bago guys. Okay? So, bubuksan ko na to guys. Tapos, meron dito sa ilalim. Iba, hindi nyo makita. Ayan guys. So, meron siyang tornilyo dito. Tapos, meron siyang tornilyo dyan. So, kung nakikita nyo, ayan yung tornilyo guys. So, para nakikita nyo kung nasaan yung location niya. So, isa dito. Tapos, isa dito. Tanggalin yung tornilyo. Siyempre, sa likod nyan. Ayan guys. Tanggalin yung tornilyo nyan. Ito. Saan na ba? Ito. Ito guys. Ito lang. Ito. Ito. Tapos, itong sa taas. Tapos hanggang dito lang guys. Yan, yan lang mga tatanggalin nyo guys ha. Hindi natatanggalin yung ganito. Siyempre kung bibili kayo ng ganito, kaya ko sinasabi na yan yung mga tatanggalin nyo. Kasi yun yung tatanggalin ko. Yan. So balik ako kapag natanggal ko na siya. Madali lang naman tanggalin yan guys eh. So kung di naman kaya ng screw nyo dahil mahaba yung screw nyo, ayan guys, dito kasi yung ano, yung tornilyo niya. Ito guys, natatanggal to. Pag tinanggal nyo naman to, ito. Ito guys, bababa nyo lang to. Ito, bababa nyo to. Ayun. So, nakababa na siya. Ulitin ko guys ha, baba ko. Ayan. Pagka binaba nyo yun, ulitin ko guys ha. Pag binaba ko to, dapat i- labas nyo yun, ilabas nyo ng konti yung cabinet. Ayan. So, parang nakagayin lang siya, nakababa lang siya. Sa kabila naman, itataas nyo naman, guys. Tapos, labas nyo yung cabinet. Ayan. Lalabas na yan, guys. Pwede ko nang ilabas yung cabinet. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan guys. Ay, matatanggal. Wait lang kasi isang kamay lang gamit ko guys at tanggal siya. So yun guys, pabalik ko kapag natanggal na siya guys. Tara! Natanggal na siya. So ayan guys, para nakita niya yung loob. So, isa yung sa dulo. Isa, dalawa, tatlo, apat na lamp guys. Ayan. Infrared lamp. Or yung heater niya guys. Mainit yan. Parang oven toaster yan guys eh. So, kung nakikita nyo, may dalawa siyang tag dito. Temperature sensor, guys. Ito yung temperature sensor, guys. Oh. Ito. Ito isa. Tapos, yun yung isa. Ayan, sa dulo. Ayan, guys. Okay. Tapos, yung exhaust natin. Ayun. Okay, nagbubukas yan. Bumubukas. Pagka nag-on na yung fan natin, nagbubukas yan. Ayan, guys. So, tanggalin ko na siya. At may papalitan tayo dyan guys sa loob, okay? So, yun na siya guys. Natanggal ko na siya. Kung nakita niya guys, meron siyang maliit na transformer dito. Ayan. So, 110 lang siya kung nakikita niya guys. So, tapos yung output niya ay 9 volts. Tapos dito, meron tayong solid state relay. Up to 25 amps. So, ayan guys. Kung yung input niya guys, DC. Ayan. So, 3 volts hanggang 32 volts DC. Tapos, yung sa may AC niya naman, 24 volts AC to 480 volts AC. Ayan. Ngayon, guys, kung nakikita nyo dito, kasi ito yung harapan natin, guys, ayun, no? So, kung nakita nyo dito, guys, yan yung board niya. Tatagrid ko na lang para nakikita nyo. So, eto, guys, yung ISP niya. Diyan tayo maglalagay. So, yung number 1 dyan, o yung unang pin, ayan, yan guys, yung ISP, or negative ISP niya. Tapos, yung pangalawa, yan yung negative reset.
Tapos yung pangatlo, yan yung transmit. Yung pang-apat, yan yung receive. Tapos yung pang-lima, yan yung ground. Okay? So, dyan lang tayo maglalagay ng sa dupont wire, guys. Tapos nakalagay lang yan doon sa may sa may USB module. Okay? Para sa ISP. Ayan. Tapos, magdadagdag tayo dyan ng hardware. So, idadagdag natin dyan yung temperature sensor. Okay? Sa amin na para sa cold compensation kasi yung dadagdag natin na dyan hardware, guys. Okay, so one wire lang siya. One wire na temperature sensor. Tapos kung nakikita nyo, guys, dito, ayan, naka-fiber mat siya. Ayan, fiber mat. Tapos kung nakikita nyo rito, guys, gamit nyo lang dito masking tape, guys, eh, oh. Yan ang gagawin natin. Papalitan natin ng cotton tape yan, guys, yung mga yan. So, lahat ng gilid na yan, lalagyan natin cotton tape yan. Okay? Yan, nakapalibot lang dyan. Dito, guys, hindi na tayo maglalagay ng cotton tape. Dito sa fiber mat. Okay? So, yan lang pala siya, guys. Eh, oh. Yan lang pala yung system niya or yung mga board. Ayan. So, replaceable lang board niya, guys. May pwedeng palitan kung masira. Ayan. Ayan, guys. So, kung nakita niyo, yun yung number niyo. New 2. So, walang nakalagay dun na triac, guys. Kasi yung triac dyan, ando doon na, guys. Ayun na yung triac ko. Nasa solid state relay na siya. So, ayan, guys. At pabalik ako kapag nalagay ko na dyan yung dupont wire at yung USB ISP. Okay? So, ayan, guys, balik na ako. So, ayan, guys, kung nakita nyo yung wirings natin, so, yung ground nandito doon sa may ISP pala yan, na negative ISP nasa yellow, so number 1 yan. Yung number 2, none yan, wag nyo nalagyan, kaya walang nakalagay dyan. Yung number 3, guys, yan yung transmit, guys. Transmit. Tapos yung kulay white, yan yung receive. Tapos yung last ay ground. So, bale, dito sa may ayan, ISP board. Ayan. Yung green, nasa receive. Okay? Huwag nyo lalagay sa transmit kasi kailangan yung transmit ng board dito, kailangan nasa receive naman dito. Ayan. Baliktad siya. So, yung transmit naman dito sa may ISP natin, USB ISP, ayan. So, yung transmit niyan, pumunta doon sa may receive nitong board. Okay? Tapos yung ground, ayan. Parehas na sa ground yan, guys. Okay? So, yung itim nakalagay doon, ground. Tapos ito, sa ISP nakalagay. Pero ground din yan, guys. So, ganyan lang siya. Okay? Tapos, gagawin nyo, tatanggalin nyo yung ayan, guys. Kailangan tanggalin nyo yung nasa input na wire. Ayan. Isa lang, guys, tanggalin nyo. Kahit yung number 4 or yung number 3 ang tanggalin nyo, okay lang. Basta isa lang, guys, tatanggalin nyo para hindi mag-on yung heater. Kasi ang tagal ng nito. Mga 1 minute yata yung process ng nito. Ng pag-transfer ng software. Okay? So, ituturo ko rin sa inyo kung paano or saan hanapin yung software, guys. So, papakita ko sa inyo. So, ayan, guys. So, type nyo lang ito, guys. So, T962A, ayan, hex file, ayan, tapos siyempre search, ayan, so lalabas yung ganyan, GitHub, dito kayo, guys, sa GitHub, click nyo lang to, tapos ito, guys, improvement, tapos yung ganyan, guys, para malaman nyo kung nasaan mismo yung
tag dito yung hex file niya. Ito kayo sa baba. Ayan. So, ito guys, so, yung flashing firmware. Click nyo yan. So, lalabas na ngayon yan. Ito guys, kailangan nyo i-click to para makakuha kayo ng itong software na to pang program. Ayan, Flash Magic. Ito yan guys. Tapos, yung hex file, ito guys. So, click nyo to. Tapos, click nyo to. Tapos, ito guys yung hex file. O, ito. So, pagka na-click nyo na yan, lalabas na dito yan guys. Dito, ayan. Magiging ganyan yan na yan. Okay? So, makikita yan guys. Siyempre, show in folder. Ayan. So, makita nyo kung nasaan siya. Ayan. So, makita nyo, nakalagay siya sa download. Ayan guys. So, pagka na ano nyo na yan, download. So, yung Flash Magic guys, i-ano nyo lang, install. So, lalabas nyan ito. So, double click lang yan. So, diglagyan natin sa gitna ito guys. Ay. Lagyan lang natin guys sa gitna para kita nyo. Ngayon, yung COM1 natin, yung COM port or yung serial port. So, sa akin guys, nasa 4. Ayan, baka sa inyo kasi guys, nasa 5, 6, 7, 8, 9, 10, mga ganun. Ito kasing 1, 2, 3 na yan. May nakalagay na kasi yan dyan guys eh. So, ayan, nasa COM port tayo. No, COM 4, ayan. Change natin ito guys. Kailangan nakalagay tayo sa may... Saan na yun? Aha, ayaw magpakita ah. LPC... 21, ano yun? Tignan ko lang guys yung ano, yung IC kung ano yung nakasulat. So, 2134 ang nakasulat guys. So, enter lang. Ayan guys, so eto na siya guys, eto. Eto may naka-highlight. So, naka-highlight na yan, okay na lang natin yan kasi naka-highlight na siya. So, paano mo nalaman, boss, paano mo nalaman na ayan yung number niyan? So, dito guys, makikita nyo. Yung IC nyan, ayan yung square. So, makikita nyo dyan, yan yung number nyan. Ayan. Okay? So, doon ko lang tinignan yung number nyan. Tapos, ito guys, gawin nyo lang ay 14400. Ito, verify after programming. Tapos, browse tayo. Doon sa may hex file. Ayan guys. So, download das hex file. Ayan. Tapos, open lang natin yan. Tapos, start lang natin yan, guys. Ayan, guys. Connecting na siya. Ay! Bakit naging ganyan? So, kailangan natin start yung ito muna natin, guys. Oven. Reflow oven. Tapos, start na natin ito. Ayan guys, erasing device. Ayan, programming na siya guys. Mga 1 minute yan, ganyan, 2 minutes. So, kaya pinaalis ko yun sa inyo kasi tingnan nyo, oh. Ayan nangyari sa kanya. O, oh, mga nakabukas siya. Yung lamp nakabukas, yung fan nakabukas, halos lahat nakabukas. So, kung yung lamp naka-connect yan, yung apat na yan, mag-iinitan yan. Sobrang init yan, guys. So, tsaka yung fan niya, guys, oh, ayun, oh, nakabukas na. Yung mismong gate. Ayan. Tsaka kung nakikita nyo rito sa ISP natin, ayan, nagta-transmit at nagre-receive na siya ng data. Okay, ganyan lang siya guys. Make sure na sa 3.3 volts siya guys. Ayan yung switch o. 3.3 volts, okay? So, ayan lang siya guys. Ganyan. O, blanco. Bahala na kung masira. Well, technician naman tayo.
maano natin yan, maayos natin yung mga ganyan, guys. Ayan. Sa mga newbie, syempre, kailangan nila ng sobrang suporta ng mga batikan na technician. Tulad natin, guys, pagka tayo nagka-encounter ng ganyan, ay kaya natin talaga ayusin yan. Imposibleng hindi kaya, guys. Walang imposible sa madiscarding technician. So, ayun yung guys, yung pairware niya, ayan. Sorry guys kung magalaw yung kamay ko kasi hindi ko gamit yung ano ko, stabilizer. Gimbal stabilizer. So, waiting lang tayo guys. Verifying siya, ayan o. So, pagka na-verify niya na yan, and then automatic na magpa-flash na siya guys. Mabilis lang naman yung flash niyan pagka na-verify niya na. Kasi kapag ka hindi natin kinilik yung verify after programming at may problema dun sa program, ang mangyayari niyan, maglalagay ng maling program dun sa may device niya, dun sa may LPC na 2134 IC. So, mahirap na guys, makukorap yung software. So, make sure na ayan, gumagana yung software natin. Okay? Ayan. Ang kagandahan dito, guys, kasi sa sobrang dami ng technician, oh, ayan na, guys, okay na pala. So, sa sobrang dami ng technician, ayan, naglalabas sila ng open source na firmware para sa mga upgrading device guys, pwedeng i-upgrade yung mga device. So okay na siya guys, oh. So ngayon, gagawin lang natin diyan. Sarado natin 'to. Tanggalin natin ito. Ayan guys, kailangan tanggalin natin 'to lahat. Ayan, ito guys, tanggalin natin 'to. So ngayon, buksan natin ito. Tingnan niyo guys kung ano ang mangyayari. Nice! Ganda ng program! Ayan siya ngayon guys. So yung lamp niya, ayan, yung fan din naka-on, yung lamp din naka-on. Tsaka nakita nyo, hindi naman naka-on talaga. Oh. Ayan guys, ganda ng program niya. English pa guys. O oh, diba? Tapos ang susunod niyan guys, eto guys, lalagyan natin ito. Ito. So, ilagay ko na lang yung pangalan nito sa description natin kung ano tawag dito. So, yung pula tsaka itim, magkadikit yan. Tapos, yung yellow, guys, isasolda natin yan dun sa may board. Dito, guys. So, patay ko muna. So, ididikit ko siya, guys, dito. Ito guys. Sana ba 'yun? So, ito siya guys, ito. Ito kung nakikita nyo, itong C20 tsaka R2, maglalagay ko rito ng 4.7K na resistor. So, dito tsaka dito. Ito guys, ay tinuturo ko ah. Ito tsaka dito. So, 4.7K na resistor pag ganun guys. Tapos yung yellow na wire ilalagay ko rito guys. Dito sa may R2. Tapos yung red at saka black na wire ilalagay ko guys dito sa may ground. Ayan, dito sa may ground dito. Ayan. Dito lang siya guys, nakalagay dito. Oh. Ito. So ukain ko yan. Ito guys, ukain ko to. So, papakita ko sa inyo guys kapag ka nakabit ko na. Okay? So, ayan guys. Kung nakita nyo, nakalagay yung resistor yan. No? 4.7 yan. 4.7K na resistor. At ayan, sabi ko sa inyo, nasa C20 siya. Pero sa isang paa lang niya. Tapos, isang paa doon sa may R2. Ayan. Tapos, yung yellow niya, guys,
doon sa may ano natin, one wire temperature sensor. Tapos yung dalawa guys, yung itim at saka pula, magkadikit yan, nasa ground yan guys. Okay? Kasi sabi ko sa inyo kanina, dyan ko ilalagay yan. Iukain ko sana yan eh. Pero hindi na guys, kasi nakakita ko ng ground. So doon ko na lang siya nilagay guys sa may R33. Ayan. Or, ayan, may nakasulat naman na 1K yung resistor na yan. So, ayan guys. At ayan yung ano niya guys, yung linya niya. Ayun. So, ayan na siya guys. Nandiyan na lang siya. Bale guys, ano yan eh. Siya yung magsisilbing tag dito, second temperature sensor guys. Okay? So, nasa labas yung temperature niyan. Or, nandito guys mismo. Kasi wala sa loob yan guys eh. Dahil may temperature na mismo doon sa loob eh. Okay? So, ayan guys, yung Kapton tape na sinasabi ko sa inyo. Bale, alisin ko tong mga masking tape na to. Papalitan ko ng Kapton tape. Ayan, papalitan ko nito para hindi mga may sunog. Kasi pag ito guys, may sunog to eh. Okay? So, ayan guys, ayun o. Ayun. Hindi ko na guys papakita sa inyo yan kasi para saan pa. Eh, lalagyan ko lang naman ng Kapton tape yan. Tapos, ito guys. Ilalagay ko na rin yan guys sa kung ano niya, sa doon no, sa may input niya number 3. So, doon ko sa inalis guys sa number 3 eh. Okay? So, ayan. So, tignan natin, on natin. So, ayan siya guys, kung nakikita nyo. Ito siya guys, oh, yung oven temperature. Andito siya guys eh. Ito yata siya, ayan. 31C. Ayan guys. At ang kagandaan niya guys, kumpleto yung menu niya. Ayan oh. May mga nakasulat na kung anong mode yung kailangan niyo, kung anong setup, yung about, ganyan. Yung S para sa run, ayan na guys, so run, reflow, profile. Tapos meron dyan Amtec, ano yan? Syntec, ayan. Amtec, Syntec. Dash, LF, low profile, siguro hindi. Low, ano yan, low file, hindi ko alam guys. Basta yan guys, at least maganda na yung software niya. Hindi na siya tulad nung kanina. Ayan, or yung dating software niya. So yun guys, at mahaba na ang video natin. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye! Peace! Whoop!